Bale po, nung nakaraan po kasi, nagtanong po kami sa inyo, ano po, kung may mga katanungan po ba kayo dun sa mga pag-usapan natin. Nakailang ulit po kasi kami ng tanong. May mga iba pong nagtanong, pero para yata pong pagkaalis daw po namin, may mga bagong tanong po kayo na gusto ninyong malaman yung mga kasagutan. Ano po? So bago po namin sa inyo i-present yung napag-usapan po natin na ipapaliwanag po sa namin sa inyong dokumento, baka pwede po natin simulan kung ano po yung mga katanungan ninyo na hindi ninyo naitanong nung nakaraan. Oh, magtanong na kayo at tinatanong kayo. Mamaya kung ano-ano naman. Magagaling lang sa panaw. Huwag ka magalit, madam. Hindi ako nagagalit. Sige po. Ako ma'am, may tanong. Ma'am, paano din sa naanong ko lang din doon sa mga nag-meeting ng nakaraan? About din po sa 25 years ba yung sabi na magbibigay kayo na? Healing. Healing po. Opo. Healing na ano po kanila naman. Parang rin natin. Ano po yung concern natin doon sa 25 years? Di po ba ang naipaliwanag namin sa inyo? Doon po sa Lubhar, ginawa po namin example yung property ng munisipyo sa Lubhar. Yun po yung ginawa namin example. Ang ginawa po ng munisipyo, nag-execute kami ng deed of usufruct na pinanghihiram sa kanila, pinahihintulutan silang gamitin yung lupa sa loob ng 25 years. At pwede po siyang i-renew. Depende po sa pangangailangan nung nakatira. Ginawa lang po namin example yun. Hindi po ba sabi namin, mag-uusap pa po tayo kung ano yung mga terms na pwede nating mapagkasunduan. I have a question. Meron po kasing, di ba may bliss magang? Pero hindi po ganun yung sa kanila eh. Para po nagkaroon sila ng title, na transfer yung ownership dun sa nakatera. Kasi di ba parang binigay po yun nung panahon na yun. Pero dito kasi sa amin, dito na ako lumaki, pero walang ganun proseso eh. So, na-brought up ko lang kasi narinig ko sa mga pinag-usapan nyo kasi ngayon ako naka-attend. Akala ko to my understanding dapat ganun kasi binigay sa amin. So, katulad sa kanila, nagkaroon sila ng title like they are the owner of the lot. Hindi namin hiniram kasi sa amin yun eh. That's to our understanding po. Ayan ay question lang naman. Okay. Yung sa bliss magang po, actually, problemado ngayon yung mga nakatira sa bliss magang. Bakit? Nung time po na nagkaroon ng human settlement na kagaya nito apa sa bayan ng Daer, ang lagi pong hinihingi ng Ministry of Human Settlement counterpart sa LGU ay lupa. Sila po ang maglalagay ng magpapatayo ng bahay na siyang ibibigay sa mga beneficial users. Mm-hmm. Ano po? Ngayon, ang nangyari po, hindi nagmaterialize o hindi na rehistro yung donation ng mga abanyo in favor of LGU Daer. So ngayon po, since nasa pangalan pa rin ng abanyo ang lupa, naghahabol ngayon yung mga ears. Yun po yung kaibahan naman ng dito sa Vinson. Okay. Dahil tayo po, naging perpetual po yung donation dahil nung time na ibinigay yung lupa, napasurvey natin yung 2.5, napa-issuehan natin ng title in favor of LGU dahil yun po yung nakalagay sa deed of donation na in-execute ng Bayani Timor. Okay po. Pero yung sa kanila po pala, ang binigay sa kanila lupa. Sa amin po kasi, ang binigay lupa at bahay na tinanggap po nung panahon ng tatay ko. May kasulatan po kayo ba? Nasunog, hindi ko po alam, bata pa po ako noon. Kaya nga po ako naglilinaw eh. Kasi akala ko, katulad nung sa bliss magang, they get the title kasi I thought it was given to us. No po, yung sa bliss magang po, kagaya ng sinabi ko,
Opo, hindi po napunta sa LGU yung property, nasa Abanyo pa rin. Kaya may problem sa pinanggalingan na nag-donate na matanda, inahabol ng bata. Tama po ba? Yes po. Ngayon, sa amin po, yung donation na process accordingly. Tama po ba? Nasa LGU. Pero sa LGU, since the government, yung nagbigay ng yung human settlement, kung ano man yung department no, ni Marcos, binigay sa amin. I know, mayroong mga papel, kaso nasunugan po kasi ako. Ganito po, ma'am. Tatanong lang po. Kami sa office, meron po kami mga nakuhang kasi yung lupa na nitong LGU sa record po kasi namin, meron kaming property index number. So, 12 digits 'yon ang dulo ng lupa, halimbawa is halimbawa 00801001. Pag may bahay, may additional index number na 1001. Ibig sabihin, may isang bahay. Mm-hmm. So doon po sa PIN natin hanggang 1050. Not to make things complicated, when I was little, yung pong bahay dito, 50 houses. Binigay po sa bawat tao, sa bawat lupa. Yung pong mga technicalities, di po namin masyadong maunawaan. Kaya po, kagaya na kaya po sinasabi po natin na sa Bliss Magang po, hindi po na-process yung donation. Sa amin na-process, kaya hindi sila nagkakaroon ng maayos na nabigyan sila ng title, naghahabol yung air. Sa amin walang naghahabol, di ba po? So pwede po siya mabigay ng title? Ma'am, ganito ah. Kagaya po nung ina-explain ko kanina about the house, meron po kaming file sa office, receive po ng assessor that time, and then meron po kaming in our ano pong record. Ibig sabihin niyang dokumento niyan? Ito po yung wag na pong masyadong magulo. Agreement na nireceive po na na in-execute ng LGU Vinsons in favor sa lahat ng beneficial users na ibinibigay yung housing units. Malinaw po dito. Binibigay. So, ibig sabihin, binigay sa kanila na yon. Housing units po. Housing. So, hindi siya house and lot? Hindi po. Andito po. Sino po yung nagbigay ng... Kasi po, nung maliit po kami, yun po yung... kasi naglilikot, naglalaro ng kami during the meeting eh. Binigay. So, yan lang yung simpleng salita na natanggap namin sa aming pag-iisip at pagkaunawa. Binigay. Ibig sabihin, pag binigay, sa'yo na, di ba po? Housing units po. So, kung yung pong Bliss Magang... hindi na process ang donation pero nagawa ng title kasi nagkaka-problema sa pinanggalingan no donation. Sa amin na process yung donation, hindi ba pwede? Ang tanong ko lang naman po simple. Hindi po ba pwedeng magkatulad sa kanila kung wala kaming problema sa donation? So pwedeng matitlean mabigyan sa pag may-ari na nagtumira doon na ako, grade 4 pa ako. 52 na ako ngayon. So di ba kahit po yung mga nag-squatter, pag tumira sila ilang taon, di mo basta mapapaalis. Kami nandiyan kami since malita ko. Nasunugan lang kami sa sobrang kawalan, hindi namin nagawa ng ano. Ngayon nagagawa ako ng kubo to protect my interest kasi I heard about a lot of things. So, medyo gigil lang ako kasi first time, di ba po, paumanhin. So, yun lang po. Gusto ko lang maintindihan. I was expecting na akala ko magpapasukot daw pag pinapasukatan kasi gagawa ng title. Yun po yung intindi ko nung una na hindi ako naka-attend. So, ano po ba sa amin? Yung 25 years, ibig sabihin nanghihiram kami? Si attorney na po ang mag-explain. Nung meeting po natin ng isang linggo, ang una po naming tanong sa inyo, ano po ba yung dokumento ng hawak-hawak ninyo kung paano po tayo nakarating dito sa ganitong stage? Kasi kami po, kami ni ma'am, lalo na po kami, bago lang din po kami sa munisipyo. So kami po, ang pinagsimula namin, lang hanap lang din po kami ng documents. Pwede naman po talaga natin matechnical ng mga documents eh. Kasi kung masimpleng tao lang po kami, nung panahon na po nyo, may mga papel, kaso wala na yung mga magulang namin eh. Nasunugan pa kami, so I don't have any idea ano yung papel. Pero alam ko meron, nasa kapangalan sa tatay ko. Ako po si Aileen Mancinido, tatay ko Manuel Mancinido. Okay. Kaya po yung sinasabi na paano napunta sa amin, paano kami napunta dyan ng 52 years na ako, bakit ikikwestiyon yung ownership at bakit manghihiram? Eh, lumaki ako na sa paniniwala akin to eh, sa amin to eh, sa tatay ko to eh. So ngayon, natatechnical ako kasi daw walang dokumento. Wala bang pwedeng panggalingan yung unang mga grupo ng asosasyon ng human settlement na yan na wala na kaming alam, yung non-existing na siya? O yung existing government ngayon, may panibagong batas na sasabihin ipapahiram sa nakatira for maraming taon, nanghihiram kami ng pag-aari na lumaki kami sa paniniwala na amin yun? Yun lang po yung tanong ko. Tapos na po ako.
Kasi sabi nila dapat daw yung mga presidente na ayos nila yan noon pa. Hindi nila naasikaso, ibang nangyari. So ngayon, nagkakaroon ng usapin tungkol sa bakit may narinig pa ako na yun daw walang tao, ipaparapol, papamigay. Saan ang galing yun? Eh, doon ako lumaki over my dead body, hindi ako payag eh. Sa sobrang sukdo lang kawalan ko, bumili ako ng pawid at kawayan para lang magkaroon ako ng bahay para manatili sa akin. May nabanggit po ba kami nagpaparapol? Hindi ko po alam kung saan ang galing, pero nanggaling po yan dito sa community. Yan na nga ang sinasabuhay. Kaya po, pinaparating ko po sa inyo. Ako'y nasa Manila, nakarating sa akin. Ba't hindi nakarating sa inyo? Kasi ganito po, nung last week, ang linaw po ng usap. Diba? Naintindihan ko po na may meeting tayo last week. Huwag na po tayong bumalik sa ano, kasali po yan na po tayo. Explain ko lang na nung last week, ni isa sa amin, walang nagbanggit ng turn raffle. Saan po galing kaya yon? Hindi po namin alam. Kung saan niyo po ma'am narinig? Baka dito po sa community. Sino po ang nagsabi sa inyo? Sa association po. Hindi ba noong unang-unang meeting ko natin, nagmapping kayo. Oo. Pero hindi ilaraffle. Yes, tingnan niyo, walang nakatawag na survey na ano. Sir, ganito po yan. Salamat po. Kung natatandaan po natin, nabanggit po namin nung isang linggo na itong 18 na bahay po na naka-encroach dito sa property ng Pingol, nag-execute po ng panibagong donation ang mga Pingol. Ano po? At isa po sa condition nung donation na yun, ay alamin ng munisipyo kung sino-sino na yung nakatira dun sa 18 na bahay. Wala po kaming binanggit tungkol sa raffle. Pwede po ba ako magtanong kay sir? Kasi sa association ko nalaman yun eh. Na ipaparapol, I was able to talk to him eh, about that we have to make sure and secure the house and have someone na nagka-stay na naninirahan doon sa lupa or else ipapamigay, ipaparapol ng munisipyo. We went to the mayor's office. Sabi ni mayor, wala akong alam dyan. So, saan ang galing yun? I went to the president. The president said, kailangan may nakatira. I went to the mayor's office. Wala siyang alam doon. Kausap ko si attorney. So, at least we can have the conclusion on the legality, kasi yun talaga yung pananalig namin mula maliit pa ako, bahay ko yan eh. Bahay, ma'am. Opo. Pag-aari namin yung lugar na yun. Dito, wala po kaming intensyon na iba, maliban sa iayos po, bigyan po kayo ng panghahawakan na hindi kayo paaalisin. Pero siguro po, mas natural po yata yung titulo kasi yun naman talaga ang tamang proseso. Kapag pag-aari mo ang isang lupa at bahay, na sa'yo yun mula bata, galing sa tatay mo, papunta sa akin. Kasi pag nilipat ng pangalan niya at ipapangalanan niya sa akin, ipapangalan ko siya ang firstborn. Yun po ay kung ordinary lot siya, na kumbaga ang ownership ay kumbaga, halimbawa, gaya nung sinasabi mo, property ng tatay mo, opo, nung nawala siya, inilipat sa'yo. Opo. Nung nawala yung nilipatan, lilipat naman kung sino. Katulad po sa nga sa Bliss Magang, matagal ko nang alam yun. Kasi I was waiting, naghihintay po ako ng ano eh. Nagtira ako doon, kaya wala ni isa man doon ang may lupa. Nasa abanyo pa rin. So to protect our interest, nairinig nyo yung layunin namin. Gusto namin manatili sa aming pag-aari at lihitin mo mapunta sa henerasyon sa anak ko, sa apo ko, I have a lot. Paano po namin mangyayari yung kung 25 years, pag 25 years, wala, hindi nila maintindihan itong pausapin na to, wala sila dito. Di ba po? Bakit may renewal? Bakit hindi pwedeng ibigay ng tuluyan? Hindi naman namin papakawalan yung pag-aari kahit kailan eh. Ba't may limitasyon? Ba't 25 years lang? Eh, 52 lang ako eh. Baka 99 ako, silahin namin yun eh. Okay ma'am, ganito. Yung sinasabi niyong hindi pakakawalan ang pag-aari. Apo. Marami po kaming mga examples. Kung ikaw po ba nasa kalagayan ko, papayagan mo po. Marami po kami, pwede po pakinggan nyo muna yung ano, mga explanation natin. Sorry po, excited lang. Kagaya nung sinabi ko dito nung last week, marami po kaming example na isinample ko pa nga yung urban poor sa Alawihaw. Binili ng LGU ang lupa, ini-award sa mga tao, yung mga squatters noong time na yon. And then after a year or two or five years, wala na, urban rich na ngayon. Kasi po, sa Manila, namimigay sila ng bahay, si BBM, di ba? May titulo yun, ibibigyan nila eh. Dito sa amin, binigyan kami. Paano nangyaring kakaiba yung proseso na mayroong pahiram? Eh, pag binibigyan ka nga ng bahay para sa yung, ano eh, para sa magandang kalagayan ng mga citizen of the Philippines, di ba? Ba't may pahiram? Ang pangit kasing pakinggan, nakakairis pakinggan eh. Yun po ang sinabi nyo eh. Usual factory po, hindi naman pahiram. Kayo ay beneficial. Sabi niyo po, pahiram bilang panuntunan na pahiram. Pinapahiram sa inyo at pinapayagan. Kanina nang galing yung karapatan na magbigay ng karapatan sa amin tumira, eh si Marcos yung nagbigay sa amin nun.
Human settlement ang nagbigay sa amin noon. Patay na tatay ko, hindi ko na matanong eh. Asan yung papel? Nakita ko yun eh. Hindi ko na maintindihan. So paano po nangyari na bigay siya ng bahay na hindi pala pwede pala siya makuha kapag hindi naman ni-renew? Kung wala pala kaming pagkakataon at wala kaming kaalaman. Bakit naman po ay hindi binabawi sa inyo? Hindi po, security lang po eh, for future security. For future security po. Kaya ang una po namin tanong, nababalik ko na naman po. Ano po ba ang hawak nating dokumento tungkol dun sa lupa? Kung nagpaliwanag po ako, nasunugan ako at wala na akong papel, wala na po ba akong karapatan? Mamaliban po sa inyo, may iba pa pong occupants. At tanong po namin sa kanila yung isang linggo, ano po ang hawak ninyo? Kailangan po ba namin patunayan ang pagpagpira namin doon ng maraming taon na kami ang nag-akala na nagmamay-ari? Ang lupa po kasi, ang titulo ay nasa LGU. Kaya nga po. At kanino po ba binigyan ng donasyon ni Pingol? Kanino po yung binigay? Sa kasal po yan, kaninong pag-aari yun? Dahil wala kaming titulo, di ba? Sabi nyo. Kaya manghihiram kami. Kanino binigay at na kanino ang pag-aari ng lupaing ito sa kasalo po yan? If I may ask. Kita based sa title. Ang title po ng 2.5 hectare na donation ng Pingol. Kanino niya binigay? Sa pangalan po ng LGU. LGU. Pero ano po bang intention ng human settlement tong panahon na yun na magigay sila ng 50 houses sa amin? Para saan po ba yun? Ipamigay para saan? Pahiram lang? Pamigay para sa walang bahay. Kaya nga, yun ba yun po ang pagkaintindi ko? Kasi ang donation naman po sa pagkaalam po, yan ay lifetime, during lifetime. Need of donation ay intervivos. Pag tinabi kong intervivos ay lifetime. Hindi po maayapat sabihin lifetime. May number of years. Walang control. Pag sinabi kong donation intervivos, during the lifetime of the donor, binigay po siya nung may-ari habang buhay pa siya. Pero ang yung ibig sabihin nyo. Pero po ang hindi namin maintindihan. Ibig sabihin, patay na siya, wala na yung donation, null and void? Ma'am, donation intervivos, ibinigay po nung donor during his lifetime. Kasi may tinatawag po tayong donation mortis causa, ibinigay nung donor, na ibigay nung donor nung patay na siya. Before may asa, kasalo po yan po, anong estado ng lupa? Kanino ang lupa? Ma'am, okay. Based on the title po, andito po, per record, titulado po siya in the name of LGU. Dahil po yung human settlement na bigay ng bahay, yung LGU po ba walang intention ibigay sa amin yun at papahiram lang talaga ninyo? Yun po yung ano nga, yun nga yung... Hindi ba namin pwedeng hingin ngayon, nagme-meeting tayo, para nagkakarinigan tayo ng sarili-sarili ng kagustuhan, tinatanong nyo kami, I'm asking, I want it to be mine. Kasi that's for my father. Parang feeling ko lang, yun talaga napaka-nostalgic ko. Meron naman ako sa Manila, meron naman din sa ano na mga kubo-kubo. Pero yun kasi, dyan namatay yung tatay ko, dyan ako lumaki. Yung donation, kahit ako halba ako may uhari. Opo. Gusto niyo po ba pahiram sa inyo yung tinira mo, doon ka lumaki, pahiram lang pala sa'yo? Nung 52 years old ka, narinig mo, ay pinahiram lang pala sa'yo yung bahay mo eh. Kung ako po walang paano, legal right, kaya nga po tinatanong ko nga, paano po kami, attorney, magkakano ng legal right na hinihiling ko sa inyo, bigyan nyo kami ng tulong para magkaroon kami ng legal right para yung inakala namin amin, eh maging amin, hindi namin nihiramin. Kasi kanina, ang diniscuss, ipapanagam po kayo ng LGU para gamitin nyo po ang lupain at ipapahiram sa inyo sa loob ng 25 years, pwede nyo pong i-renew. Ma'am, ang pangit pakinggan. Sasabihin ko. Po ba nung isang linggo, ginawa lang po namin example yung ginawa ng mga... Ngayon po, ano pong pag-uusapan natin? Ano pong may offer sa atin? Status. Ngayon po, naiintindihan ko po yung gusto ni ma'am, yung sinasabi ni ma'am na mas maganda mapasa inyo yung lupa. Ano po, tatanungin ko naman po yung kasama dito sa 18 na bahay. Di po ba naipaliwanag namin na ito pong kinatatayuan ng 18 na bahay ay idinonate ng mga Pinoy sa munisipyo. Pero yung donation... Bakit po 18? Alam ko po 50. 18, ma'am. May ibang concern po sa 18. Ah, okay. Okay. I don't mind that. Yung 18 na bahay pong yun na nakatayo dito sa lot, yung sa pinakahuling donation ng mga Pingol, may condition po yung donation na yun. Na hindi kami kasali doon? Po ng mga Pingol sa munisipyo on the condition na hindi pwedeng ibigay ng munisipyo yung lupa sa mga beneficiaries. Pero pwede niyang ipagamit. Nandito po yung... So, hindi po kami kasali doon. Number 41 po bahay ko. Yes, hindi kami kasali doon. I thank you. Ayan, ma'am, hindi po kayo kasama doon sa 18. Yes. Pero ma'am, ano po ngayon? Hahanapan niyo na naman kami ng dokumento? Hindi po kayo ma'am hinahanapan ng document for the sake na sabihin na wala kayong entitlement. Hinahanapan po namin kayo ng document para i-legitimize yung possession ninyo. I directly ask help po.
na para magkaroon ng titulo, magkaroon ng Aileen Mancinido yung lupa at mapa sa akin. Kung matutulungan nyo ako, kasi yun ang pananalig ko na dapat yun ang nangyari para sa amin. Na hindi nagampanan ng mga nakaraang asosasyon kung ano man yan na meron na sasakop sa amin. Sa deed of donation, na in-execute. Yun naman po ay wish lang naman, upon a star. Ito po. Sa limitadong pagkakaunawa ko. Itong deed of donation po, in-execute ng mga Pingol ng 1979. And dito po sinasabi na dinodonate niya ang lupa in favor of Municipality of Pinson, represented pa ng dating mayor. Sino pong mayor noong panahon na yun, ma'am? Okay. So, lahat yan wala na. So, ngayon po, ano pong magagawa niyong tulong sa amin? History na yan eh. Hindi naman po pwedeng hindi natin basehan yung history. Kaya nga po, nagtatanong po ako, may hiningi po akong tulong. Ano pong magagawa niyong tulong? Meron po ako sa... Is that possible? Para maging malinaw, ano yung naging basis ng pag-donate? Nakalagay po dito, for and in consideration of the improvement to be made by the donee on the premises. So, ibig sabihin po, yung improvement, ito na yung mga bahay na nilagay dito sa lupang ito na siya namang ibinigay sa inyo as beneficial user nung time na yon. So, kasali ko yan po, ano po, sa tahasan kong sinasabi, ang layunin kong magkaroon ng karapatan sa lupang tinitibikan ng nasunog kong bahay, posible po ba yung ninanais ko? Na? Hindi po naman ako nagkakamkam dahil amin na po yan, ang pangit po ng salita natin, we can choose words. Ayoko kasi ng pinahiram eh, ayoko. Kung pwede lang po, inihingi ko nga po yung tulong nyo, katulad ng ibang mga bliss, nagkaroon sila ng titulo kasi nga, ang layunin ni Marcos noon, na ibigay ang bahay sa mga walang bahay, wala kami bahay, nakawa namin yung bahay, that I grew up in that house. Ngayon papahiram sa amin, parang back to zero kami. Hindi naman po yung bahay. Yun nga pong squatter eh. Pag tumira ng maraming taon, hindi mo basta pwedeng paalisin eh. You make... Sampo lang po. Sampo lang po. Nung time na kami nagsosurvey dito, yung isa dyan, iba na ang nakatira, ibenenta daw ang rights. Wala pang karapatan na magbenta na ibenta na. How much more? Kung matitigil... Yan lang po yung basehan natin. Hindi naman nadamay na lahat. Ay, hindi po. Hindi naman po sa... Okay. Ang ano nga po nun, what is it for us po ba yung pinahiram nyo? What is that? What is it? Para saan po ba yung 25 years? Ano yun para sa amin? Ang purpose po kasi ng munisipyo is to protect the ownership ng lupa.